Kumusta mga ka-isla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog. Magandang araw sa inyong lahat. So, as usual, balik moto-vlogging tayo mga ka-isla. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman sa moto. Siyempre, tungkol sa motor mga ka-isla. May isa kasi akong kaibigan, nagpiin sa akin. Tinanong ako kung ano nga ba yung magandang motor na kunin na pang service lang sa trabaho, yung matipid kumonsumo ng gasolina. Sabi niya, scooter daw. Kaya, ngayong araw, gawa natin ito ng vlog. So, ito yung top 3 na motorcycle scooter na matipid kumonsumo ng gasolina at affordable ang price. So, ito yung pag-uusapan natin mga ka-isla. While papunta tayo sa trabaho, ito yung topic natin about sa tatlong motor na para sa akin pinakamatipid na kumonsumo ng gasolina at murang motor. Based in my personal experience mga ka-isla, itong tatlong motor na to, ito yung mga motor na nagamit ko and my own experience para sa akin, ito yung matipid na motor para sa akin. So, let's start mga ka-isla sa number 3. So, top 3. So, sa number 3 na tayo magsimula. Masugod. Magsimula, ugsugod. Sa number 3 muna tayo magsimula, ugsugod mga ka-isla. So, ang number 3 sa ating listahan, walang iba kundi ang MIUI 125. So, MIUI 125 ang top 3 natin mga kaisla. Bakit ko nasabi itong MIUI 125? So, itong MIUI 125 mga kaisla, in terms sa fuel consumption naman, eh, matipid din ito kumonsumo ng gasolina. Sa price ng motor, eh, mura lang din. Tapos, kaya nga, sa performance ng motor naman, yung engine performance niya, kung pagbabasa natin, eh, okay din ito. 125cc kasi ito, 125cc, tapos siya pa low-core na yung kanyang makina. So, alam naman natin yung performance ng MIUI 125 sa mga naka-MIUI 125 dyan. Pwede nyo i-comment sa baba ang inyong mga experience tungkol sa motor na magmamayari nyo. Para sa akin, ito yung top 3. Kasi sa fuel consumption, matipid ito kumonsumo ng gasolina. Mura lang din ito. Tapos yung mga after market parts nito, mga accessories, ay nagkalat kahit saan. Kaman sa bansang ito. Kaya nga, marami ka mabibiling after parts market ito, mga accessories, madali itong ito, customized. Tapos itong motor na ito is proven and tested na sa kalsada. Kaya nga, most common na ginagamit ngayon, pang service sa trabaho, papasok ng trabaho, papuntang eskwela, kahit panggala, itong MIUI 125. Kaya ito lang yung top 3 ko kasi nga in terms sa kanyang fuel efficiency, engine performance, and then sa affordable na presyo nito. Nasa 70K patas lang ito, hindi ito aabot ng 70, hindi ito aabot ng 80. So, nasa 77,500 lamang ang price ng MIUI 125 sa market. Yun. So, let's proceed sa ating top 2. Yung top 2 na motor na mairi-recommend ko sa inyo, yung top 2 scooter motorcycle ngayon ay walang iba kundi ang Skydrive Crossover. So, Skydrive Crossover yung top 2 natin mga akis. So, bakit top 2 ko yung Skydrive Crossover? Kasi nga mga akis lang, itong motor na to, versatile. Masabi ko itong versatile eh. Pwede pang off-road, pwede pang on-road, mataas yung seat height.
nga, kung gusto mo ng motor na magagamit mo kahit saan, itong SkyDrive crossover ang marirecommend ko sa inyo. Mura at the same time matipid kumusumo ng gasolina. Itong Mio, ay itong Mio naman, itong SkyDrive crossover. Mura lang doon, nasa 60 plus lang ang motor na ito, tapos dual sport pa, pwede pang off-road, pwede pang on-road. So, tadaan muna tayo ito mga kaisla, magpapagas tayo kasi wala na tayong gasolina. Saan ba pwede dito? Lidid boss. Kailan? 100. Mahal lagi ang gasolina eh. Put, hintay 3, sa rollback naman ang pa. Mahal nga po gasolina mga kaisla. Put, hintay 3, sige hapon. Isa ka siguro. Ay, gagabi, nagpatubil ko, 82 pa man to. Pero 83 na. Yan. Ang bagal mag-rollback, ang bilis. Ang bilis umangat. Ang bagal bumaba, ang bilis umangat. Talaga eh, business yan eh. So ngayon, back to the topic tayo. So yung sinasabi kong top 2 ko is yung Suzuki SkyDrive crossover. Bakit yung masasabing top 2 to? In terms sa kanyang makina mga kaisla, alam naman natin yung performance ng mga makina ng Suzuki is malakas yan, mamaw talaga yan, mamaw. From Raider crossover, from Raider G crossover, from Suzuki Raider 150, Suzuki Raider 150 Fi, Gixxer, yung mga makina yan, yung mga idol ko dyan. Parating talaga sa performance ng makina, believe na believe ako sa Suzuki engine. Ang Suzuki SkyDrive crossover pala mga kaisla, equip ito na 115cc single overhead cam 2-valve vertical engine. So mas maliit yung displacement, mas matipid kumonsumo ng gasolina. Yun lang yung logic dyan. Plus mababa yung cc ng motor mo, matipid yung kumonsumo ng gasolina. Logic, diba? Pero yung performance nito mga kaisla, actually nagamit ko rin itong Raider G SkyDrive crossover almost ang 1 month. Kung ano ko itong gamit sa kaibigan ko, I've experienced this. Sobrang smooth, dalhin, magaan. Kaya totoo kayo siya, sabi nila nga off-road, on-road ang itong maklaseng motor. At saka mataas yung seat height. Isa sa nagustuhan ko. Kasi dito sa amin kasi, maraming daan dito na malulubak ang kalsada, mga bato-bato. So very kwanto sa akin na pagkato, very useful lang itong klaseng mga motor dito sa aming probinsya. Hindi, kapag ikaw ay nagmamumuto, hindi ka magmamumuto camping, galagala. So sunok-sunok ang SkyDrive crossover para sa inyo mga kaisla. Yung marirecommend ko na motor kung naghahanap ka ng gusto mong gumala sa mga bulubundukin na motor na gamit lang yung
scooter na mura at the same time matipid kumusong ng gasolina, this is motorcycle that I will recommend sa iyo. Ganitong motor kaya top to para sa akin, kasi based in my experience, solid ang Suzuki Skydrive Crossover. At mura lang din to, nasa 60 plus lang ang motor na ito. Ang pinaka issue lang natin dito talaga sa motor na ito, sa lahat ng motor ng Suzuki mga kaisla, yung Suzuki scooter na mga motor, ang pinaka issue lang talaga is yung kanilang starter. Ultik na kasi yung ginagamit nila mga kaisla. Index drive pa. Yung samantala yung mga ibang mga motor, like yung Yamaha, Honda, is naka brushless starter na, so hindi na maingay, tapos maintenance free pa yung starter. Ito kasi is bindex time, kaya pag nahilis yon, kapag nahilis na basta nahilis pag nahilis yung carbon brush nya, eh, kailangan mo magbalit niya, gumagana yung bindex time mo, yung starter mo. So yun yung issue ko dito sa mga motor ng Suzuki sa kanilang mga scooter. Aside from that, wala naman ako issue dyan. Believe ako sa mga pinoproduce na motor ng Suzuki. Yun ang talaga yung naging issue ko, yung kanilang starter system. So let's proceed sa ating top 1 mga kaisla. Ang top 1 para sa akin na motor, most commonly used ngayon sa kalsada, lalo na ngayon nagmamahal ang gasolina, ay itong Honda Beat mga kaisla. Ito yung top 1 ko, ito yung best choice ko na mai-recommend ko sa inyo. Kapag tanong niyo ako ano yung swak na motor na pang service lang, mura, ito yung marirecommend ko sa inyo, Honda Beat. Nasa sa kanya lang kasi lahat eh. Actually, yung Honda Beat, I will, naniho ko to almost 3 months to sa akin. Sa Honda Beat, sabi ko talaga, malaki yung tinipid ko sa gasolina. Yun, Honda Click. Ito din, Honda Click. Yun yung sabi ko, malaki yung tinipid ko sa gasolina yung gamit ko yung Honda Beat. So almost 3 months ko sa pagmamaniho na gamit ko service. Gamit ko yung pan-service sa trabaho, panggala, talagang Honda Beat, maasahan talaga. In terms naman sa mga off-road na mga lugar, yung mga bubulundukin, na-try ko na din inakit ang ganyang motor, ang Honda Beat, talagang napapamis ako. Kaya niya. Yan na the best choice para sa akin tong Honda Beat. Ang kahit lang ang kanyang makina is 110cc lang yan, pero powerful yung engine niya na Honda Beat. Hindi ka talaga pipitin sa power, kung power lang yung pag-uusapan sa kanyang range ng motor. One of my choice is Honda Beat. Sa price naman, mura lang dito, affordable, 69,000 pesos, almost 70,000 pesos, meron ka na ang Honda Beat. One thing na nagustuhan ko sa between sa MIUI 125 and sa Suzuki Skydrive Crossover is ang Honda Beat is medyo may malaking new box compared sa dalawa. Ito yung nagustuhan ko, malaki yung new box ng Honda Beat, marami kang may lagay na mga gamit. Kaso lang, hindi kasi yung half face helmet doon, pero at least malaki nun din yun compare sa dalawang motor. Yung U-box kasi ni Skydrive Crossover is maliit lang, tapos yung U-box ni MIUI 125 is maliit lang din. Ito kayo David, malaki yung U-box nya. Marami kang gamit na ilagay in terms yung mga papilis mo, gamit mo sa trabaho, pwede mo ilagay dyan sa U-box ng Honda Beat. Yan yung nagustuhan ko, kaya nga top 1 choice ko ang motor na ito
pagdating sa scooter category below 70 kilo price ng motor. So ito yung best choice ko, itong Honda Beat. At katigit sa lahat, itong motor na kasi ito, mga kaisla, sobrang gaandal din. Yubang handy. Madali mong i-maneuver, madali i-fan right, madali kang mag-motor eh. Nga, kung ikaw ay beginner rider, yung bago mo lang, bago ka palang mag-motor, ito yung may recommend ko sa inyo, ang Honda Beat. Kasi nga, sa kanyang performance, sa kanyang suspension, sobrang grabe. Actually, mas maganda pa ang suspension ng Honda Beat kaysa Honda Click 125 ko eh. I've been using Honda Beat. Yan, nakakamiss ka rin yung mag-Honda Beat eh. Na-miss ko yung ganong klaseng motor, yung pang handi lang, magaan lang paiban. Yun yung sasan na gustuhan ko sa motor na yun, na Honda Beat. Aside from that, mga kaisla, alam na kayong bawa, kapag yung trabaho mo ay matatrapik, traffic yung abon doon pa sa sasin blah 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 eh tayo na halimbawa kapag yung trabaho mo ay nasa city tapos traffic, alam mo naman yung city mga kaisla, yung syudan traffic yun eh, ito nga sa Cebu naman traffic dyan, ito Honda Beat magaan lang to, madaling sigit-sigit sa traffic. At may dalawang at may tatlong variant to mga kaisla, ito mga kapit. Yung standard, yung street, tapos itong combi brake, yung ISS nila. So, ganoon siya ang combi brake, yung ending stop system. Naka-combi brake din. May tatlong mapagpili yan, pero yung ginamit ko mga kaisla, yung nasa ginamit ko na almost 3 months, yung Twitch Street. I've been using that for 3 months and then gustuhan ko yung performance ng motor. Overall, talaga, nagustuhan ko. Sa kanyang suspension, sa kanyang power delivery, sa kanyang gulong, wala ko masasabi. Ginamit ko yung pang semester trabaho, pang lakwatsa, at din yung pang delivery. So, one of the motor na na-recommend ko sa inyo. Almost nga ngayon ito sa amin eh, mga delivery rider like GMT, Entrigo. Katalasan na ginagamit ng motor is Honda Beat. Almost nga dito sa amin, yung mga kaista dito sa island, isla ng Bantayan, is almost sold out na ang Honda Beat dito. Wala na ang Honda Beat na biniminta kasi nga dami. Daming bumibili ng motor na yan dito sa amin. Kasi nga, when you're looking a motorcycle na matipid, kung sumunan na gusto, this is the motorcycle that I will recommend. In terms of fuel consumption, sobrang tipid. Proven and tested na yan ang Honda Beat sa fuel consumption. Matipid talaga ako kung sumunan. Nag-a-average niya ako ng pinaka-mataas na fuel consumption ko niya is 52 kilometer per liter, yung average fuel consumption ko niyan, yung 52 kilometer per liter walwal mode na yan, yung takbo yan nasa 80, 90 yun ang takbo yan, pero average ko rin ako ng 52 kilometer per liter, diba? Solid tipid, diba? Pero yung fuel consumption talaga is nasa 62 kilometer per liter. So, yun yung average fuel consumption ko. Kama yan na nga. Nasa takbo ko yan. Nasa 80, 90, usay. Minsan, umaangat pa ng 100 kilometer per liter. 100 kilometer per liter. 100 kph. Minsan, tumatakbo pa ko ng 100 kph mga kaisla. Yung fuel average ko na 52 kilometer per liter. Diba? Yung David yung ma-recommend ko sa inyo, yun yung top 1 ko mga kaisla. So kung kayo nakahanap ng motor
ako, tanungin nyo, para sa akin, in my opinion, based in my experience, ang pinaka-best na motor na kunin nyo is yung Honda Beat 110, mga kaista. Hindi kayo magbabasol dyan. Hindi kayo magmahay sa Honda Beat. Pero, nasa sa inyo pa rin yan, mga kaista. Pero kapag may pera ka naman, may extra money ka, meron naman yung itong mga motor. Mataas, mahal nga lang, like yung bago ngayon, yung Mio Pacho, matipid niya din yung kumonsumo ng gasolina. At least drive ko din yan. Hindi nga lang gaano ka handy na ang Honda Beat, pero okay na din sa akin yan. Matipid din yan yung kumonsumo ng gasolina ng Kaisla, kasi naka-block for hybrid yan eh. Yung bagong mekanismo na Yamaha. So, kung may price, may pira ka lang naman, yun nun yung bilhin mo. Kung may pira ka lang, yung may extra money ka, so, yun yung ma-recommend ko sa inyo. Actually, sana, yun sana ang ipapasok ko as top 1. Kaso nga lang, yung price range natin na Kaisla is mura. So, pinasihan ko dyan is below 80k na motor. So, below 80k na motor, ito yung isok na motor para sa akin, itong MIUI 125 SkyDrive Crossover and Honda Beat. So, kayo mga kaisla, ano sa tingin nyo? Ano yung top 1 na motor nyo na scooter na pinakamatipid na kumonsumo ng gasolina based on your experience? Paki-comment down below naman ang inyong mga sagot, mga kaisla, at ng ating malaman natin mga viewers, ng ating mga followers, na ma-share natin inyo yung experience nyo sa mga motor na hawak nyo ngayon. Kung kahawak kayo ng Honda Beat, kapag manihiw kayo ng Honda Beat, kapag manihiw kayo ng SkyDrive Crossover, kapag manihiw kayo ng MIUI 125, i-comment below naman yung mga experience nyo mga kaisla, at malaman natin at makakatulong tayo sa mga taong nagbabala kumuha ng motor o nagpaplanong kumuha na ang motor. So comment down below lamang mga kaisla. That's all for today's vlog mga kaisla. Thank you for watching. This is Motor sa Isla, nagpahimangno na magtampi kanunay. Kung higugma ang Ginoo, labaw sa tanah. Rise for weeks. Peace. Bye-bye.